nagbigay ng reaksyon ang mga legal counsel ng Sunshine Media Network International SMNI kaugnay po sa mga resolusyon na inihain sa kamera laban sa TV network. Narito ang aking balita. Medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Sana huwag naman. Sana mali ako. Pero ang feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. Ito ang pakiramdam ng legal counsel ng SMNI na si Attorney Rolex Suplico kaugnay sa mga resolusyon na inihain sa kamera laban sa TV network. Isa si Attorney Suplico sa mga humarap sa pagdinig nitong Huwebes, Nobyembre 30, sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises na pinamunuan ni 2nd District Paranaque City Congressman Gus Tambunting. Siyempre papatawag ka dito yung mga congressmen yan eh. Mga leaders yan ng ating bansa. Mga powerful persons yan dito sa Republika ng Pilipinas. Tapos papatawag ka dito. In fact, nakita mo yung invitation, kami lang eh. What is so special about Suarasug? Kasama din sa mga legal counsel ng SMNI na humarap sa pagdinig si Attorney Mark Tolentino. Anya, welcome para sa kanila na sagutin ang mga alegasyon laban sa SMNI. We feel motivated. Naipakita namin na yung motto ng SMNI, naipakita ang katotohanan. So we feel motivated, we are inspired, lalo na sa mga televiewers namin to prove that truth matters. Yung motto namin na ang katotohanan lang ang ipapalabas sa news and high degree of professionalism. So yun ang nakita namin, hindi yung harassment. Kasi yung harassment, the word, maybe may harassment or not. But sa amin, we consider it as an inspiration and challenges na lalong palakihin, lalong pagandahin ang programa ng SMNI. Dagdag pa ni Attorney Tolentino, hindi lang SMNI kundi ang interes ng bayan, lalo na ang malayang pamamahayag ang ipinaglalaban ng TV network. Bigyaan yun, but of course, right naman nila yan, power nila naman yan, discretion naman nila yan. So we are here, hindi naman namin control kung ano yung ginagawa nila. We are here to defend Suarasug Media Corporation. And of course, not just Suarasug, but the interest of the public, particularly the freedom of press and the freedom of expression of the Republic of the Philippines. Sa tanong kung ang nasabing pagdinig sa kamera ay politically motivated, ito ang sagot ng mga abogado ng SMNI. Posible, meron o wala. Sa amin, opinion lang namin to. But I think mas maganda sila ang tanungin nyo kung may political motivation ba silang gagawin, may harassment ba sila, I think sila dapat sumagot niyan, hindi kami. After all, sila ang mga politiko, hindi kami. Tatlong House resolutions ang tinalakay nitong Huwebes. Kabilang dito ang HR 230 na inihain ni ACT Teachers Partidist Representative Franz Castro, HR 1428 ni Gabriela Partidist Representative Arlene Brosas, at ang reklamo ni Quezon Congressman JJ Suarez tungkol sa alegasyong maling ulat laban sa House Speaker. Inaasahan na sa araw ng Martes, sa susunod na linggo, ay ipagpapatuloy ng nasabing komite ang pagtalakay sa mga nasabing resolusyon laban sa SMNI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNI News.